Sir Rapitol po. Hindi po ako ng tulong sa inyo. Makauwi ako sa Pinas. Kasi po hirap na hirap na po ako dito. Ilang beses na po akong naoperahan. Ang dami ng butas yung katawan ko. Sana po tulungan niyo po ako. Makauwi ng Pinas. Doon na lang po ako sana magpapagaling. Para malagaan ako ng pamilya ko. Magandang hapon po, Ma'am Melanie. Hindi na ho yata kailangan ng mahaba pang paliwanagan tungkol sa kondisyon ng inyong asawa na si Mr. Ariel Lamban. Yes po. Pero wag ho kayong mawawala ng pag-asa at ina-assure ho namin sa inyo na matutulungan po si Ariel na makauwi dito at hihingi po tayo ng tulong sa OWA. Magandang hapon, po. Ariel. Magandang hapon, Lilbo. Opo. Nasaan ka ngayon? Nasa hospital ka o nasa... Nandito na po sa kwarto ko. Stable ba? Ilang buwan ka na ba dyan sa Saudi Arabia? Oh, 6 na po. Kailan ka nagkasakit? Noong August 22 po. Ikaw ba ay may karapatan mga papeles? Ikaw ba ay OFW na nakaalis dito sa Pilipinas? Opo. Sino ang agency mo dito sa Pilipinas? Asisa po. Manpower Services. Oo, pero napag-alaman namin na canceled na yung lisensya ng ASISA. Anyway, hindi naman makaka-apekto sa ito. Ano ba ang naging sakit mo, Ariel? Gallbladder po. Gallstone. Gallbladder. Gallstone po. Kailan nyo nalaman yung kalagayan, ma'am? Ano po, nung August 30 po, nung inooperahan na po siya. Okay. Sinend niya yung picture niya sa account ko po sa FB. Napag-alaman nyo ba? Siyempre may gastusin po doon sa kanyang pagpapa-opera, pagpapa-hospital. Opo, hindi naman po kami in-inform or hindi po kami kinontak. Kaya wala po kong alam. Opo. Oo, nakita ko lang yung picture niya. Ariel, sino naman ang gumagastos o yung mga nagbabayad ng mga gastusin mo dyan? Yung pagpapa-hospital sa iyo? Pag unang punta ko sa hospital, sarili ko pong pera. Tapos pag na-admit na po ako, yung MUPA na po ang sumasalo ng lahat ng gastusin, ng insurance na po. Natutulungan ka naman nung ahensya ng gobyerno natin dyan, yung OWA, yung representative ng OWA. Nalaman na ba nila yung condition mo? Opo. So ang gusto mo na lang ngayon ay makauwi ka? Opo. Hindi na po. Kaya ng katawan ko magtrabaho. Walang ibang makakatulong po sa atin dito eh, kundi po yung OWA, no? At ang ating butihin na administrator, si Mr. Arner Ignacio. Naku, nalaman naman sa iyo tiwala sa amin. Oo, suki talaga. Wala pa akong hindi na nabuo sa inyong mga inilapit, ha? Oo, salamat. Halos araw-araw nga, Sir Arnel. Yung biro nga ni Senator, nakaligo ka na roba. Oo nga, tinatanong ako, nagsipilyo na raw ako. Anyway. Ito, hindi naman mahirap itong tulungan. Kaya nga ano yan, eh. Yung kanyang sinagot naman niya na kanyang insurance. Opo. And kung pagpapauwi lang, gusto ko lang malaman nasan siya. Daman, Saudi Arabia ka pa ba? Daman, okay. Oh. Ang gusto ko lang kasi napapansin ko kung magsalita si Ariel, ano ba yun, dahil ba siya sa mic or... Siya ba si undergone mild stroke or something? Hindi, kakalabas lang po niya sa... Kakalabas lang daw, admin, yung gallbladder daw, operation. At saka sa sir, sa baga. Nag-aalala ako bakit siya, parang kung magsalita, parang hirap. Siguro, admin, meron din shortness of breath kasi rin yung baga niya, apektado rin yung baga. Opo. So, I think it's more than the gallbladder. So, sige... Tatawagan ko kagad yung ating labor attaché, si Labat Heki Cruz, at saka yung ating welfare officer dyan, si Doc Adel. Magagaling yan. So, padala nyo lang sa akin yung number nila and we will arrange kaagad. Masasabi niya ba kung saan sila sa Damam? Pagkatapos po nito,
Ibigay po natin. Bibigay po natin lahat ng detalye. Interviewin okay. ho namin yung, nandito po yung asawa niya, si Ma'am Melanie okay. Lamban. Interviewin po namin at kukunin namin po lahat ng detalye para sa kanyang mabuti o yung agarang repatriation po. Ano na, owa na ang bahala dyan. Yes sir, alam naman namin. Tapos ano, ito lang ano, ang kaisa-isa lang naman na medyo magpapabagal dito for the benefit lang ng malaman natin yung information. Antayin lang natin ang doktor na mag-issue na siya ay fit to fly. Okay. Okay po. Siyempre, okay po. Okay. Siguro, maintindihan mo naman yun, Melanie. Okay. Proseso po yun. Kasi para sa kapakanan din po yan ni Ariel kasi mahirap naman kung palilipa rin natin, hindi niya kaya. Ano po? Opo. Opo. Sundin lang po natin yung proseso. Okay po. Konting pasensya lang po at opo. Dumaan po tayo doon. Admin, maraming salamat na naman po. Anytime, anytime. Oo. Awa na, kami nang bahala. Ayan. Yan ang action man. Tignan mo nga naman. Salamat po, sir. Thank you very much. Sige, maraming salamat po, Administrator Arnold Ignacio. So ulitin po, no? Huwag kayong magsasawa sa amin. Never po. Sige po. Salamat po. Okay. Ito, mag-repatriation lang kami, ha? Opo. Opo. Salamat po. May gusto daw po kayong i-message kay Sir Arian? Magpagaling ka at saka huwag kang masyadong ma-stress, makaka-uwi ka, tutulungan nila tayo. Huwag kang mag-alala. Pagkita mo yung mga anak mo, lakasan mo lang yung loob mo. Salamat, salamat. Nandito na tayo. Salamat po, salamat po. Asahan mo at ibibigay namin lahat ng kaya namin para matulungan at maiuwi natin si Ariel. Yes po. Opo. Ariel, punting tiis na lang ano at sigurado matutulungan po tayo makauwi. Ano po, maraming salamat po.